Colonel Bosita muling nagpamalas ng kanyang advokasya laban sa maling pagpapatupad ng batas, trapiko. Isang pulis sa Manila pinangaralan dahil sa mali nitong huli. Itong nakarang araw lang, April 12, nang may isa na namang motorista ang nagngangalang Jeffrey Loxin na taga Marikina ang tumawag sa tanggapan ni Colonel Bosita upang humingi ng tulong dito. Ayon sa sumbong nito, hinuli umano siya ng Police Manila sapagkat ang dinaraanan daw nito ay one way. Kinuha daw ang kanyang lisensya. Pagbabayarin pa umano siya ng halagang 2,000 piso. Sa naturang sumbong, isinalaysay nito na hindi naman daw dapat siyang hulihin sapagkat wala naman daw umanong signage sa lugar na ito ay one way. Pinaliwanag din ito kay Colonel Bosita na siya daw ay pinapabalik kinabukasan upang mabawi ang kanyang lisensya kapalit ang 2,000 piso. Agad naman na tumugon si Colonel Bosita at agad din itong tinawagan ang Police Manila at nakiusap na ibalik ang lisensya ng naturang motorista sapagkat ayon dito hindi umano tama ang pagpapatupad nito sa batas. Sapagkat wala naman daw signage sa naturang lugar na ito ay one way kaya hindi daw dapat nito nahulihin ang motorista. Pinunto din ito na hindi daw siya papayag na may maaabuso o maaabalang mga motorista dahil sa mga maling huli na mga nagpapatupad ng batas, trapiko. Atin pong pakinggan ang buong kaganapan ng usaping ito. Hello. Hello, Colonel. Magandang hapon po. Good afternoon. Ito po ay... Sana po tumingin niyo kasi nandito po ako sa Manila, taga Marikina po ako, Colonel. Okay. Bali, inuli po ako ng one way. Wala po signage na nakalagay. Pulit po siya, Colonel eh. Ano ang violation na ibinigay sa'yo? One way po, sir. One way po. Doon sa pinasukan mo, walang signage? Wala po. Magkapila po. Binalikan ko po siya, Colonel. Pinidyo ko po siya. Sige. Andito pa po ako sa Manila, sir, kung saan po ako hinuli nung puli. Kailan ka nahuli? Ngayon po, ngayong araw din po, mga bandang ano po, makalagay po, Colonel, eh, mga bandang 1:30 po. Puntaan mo yung police station, kung saan siya assign. Tapos saan po siya assign, opo, Colonel. Tapos tumawag ka sa akin, hihintayin ko tawag mo, ha? Okay po, Colonel. Sige, sige. Opo. Hello. Sir, nandito po ako sa police station. Itanong mo dyan sa police kung pwede kong makausap. Sir, pwede pa po kayo makausap ni Colonel. Hindi daw po kasi siya yung humuli, sir eh. Sabihin mo, kahit hindi siya humuli. Sir, kahit hindi daw po kayo humuli, sir, kakausapin lang daw po kayo. Wala daw po siyang alam, sir. Anong station na nakakasakop dyan? Ano daw po station? Station daw po. Manila. Okay, station. Opo. Oh, sige, diyan ka lang muna. May tatawagan ako. Opo, sir. Salamat po. Okay, po, sir. Salamat. Okay, okay, bye-bye. Hello? Kapatid, Colonel Bosita, magandang hapon. Opo, sir. Oh, kapatid, pakisuyo naman, mayroong rider na hinuli ng bata mo, chinards ng counterflow. Saan, sir? Sa oo, ngayon, marunong yung rider, pinasadahan niya yung dulo-dulo, wala namang nakalagay na signage na no entry. Pakisoya. Anong pangalan siya ng rider, sir? Nasa station mo. Pakicheck na lang, nandun, pinaghihintay ko. Sige, sir. Salamat ha, salamat. Okay, sir. Okay, bye-bye. Sir. Hello, hintayin mo dyan. Dyan ka lang at kausap ko yung official nila. Apo, apo, sir. Balitaan mo ako ng resulta, ha? Apo, apo, apo. Karoon, salamat po. Okay, bye-bye.
Hello. Sir. Balita. So sir, iniikot po namin yung pinagulian. Kasama ko po yung tropa sir na police para sige. Okay, ato sige, po. Sige. Okay. Nasa mobile po ako, binibidyo ko po sir. Very good. Sir, update po kita. Thank you po. Okay, bye-bye. Hello, hello po. Update ko po kay Colonel. Bali bukas po pinababalik po. Bakit daw? Papapapain na lang daw po yung huli sa akin, Colonel. Pero nung ni-review po namin ng mga kapulitan po, talagang wala po talagang signage, Colonel. Ay, hindi pwede yung pabababain. Huwag kang umalis. Nasaan ka? Nandito pa po ako sa police station, sir. Hindi pwede yung pabababain. Mali nga ang huli nila eh. Taglit, dyan ka lang muna. Apo. Ha? Apo. Okay. Sir. Usap na kami sir kanina, pinakyat ko siya dito, pati yung nakahuli sir eh, pareho ko silang pinag-explain. Nawa ako, para yung tao ay maliwanagan siya, pinasama ko siya sir sa mobile, pinaikot ko doon sa area, at doon niya sir napagtanto na talagang one way nga doon. Pero pinagsabihan ko sir yung police ko, na pag mga ganyan, halimbawa yung tao ay, kumbaga hindi niya alam, in good faith naman pumasok siya, eh dapat pinagbigyan mo na lang. Kapatid. Okay sir. Validated information, walang signage. Hindi tayo pwedeng manghuli ng counterflow o one way kung walang signage. Oh sir, nagkataon sir na walang signage doon. Pero sir, alam ng mga tao na taga rito na talagang one way doon. Kaya, kapatid. Sir, yes sir, yes sir. Simple lang ang usapan. Walang signage kaya hindi tama ang huli, di ba? Oo sir, pinagsabihan ko rin sir yung tao ko. Hindi pwede yung pinagsabihan lang. Ganito kapatid, halimbawa ako taga Cavite, pumunta ako dyan. Oo sir. Hindi tamang pagpapatupad na sasabihin ng tao mo, one way talaga, bawal doon. Oo sir. Kapatid. Oo sir. Ang usapan lang dyan, tama ba ang huli o mali? Ang sagot, mali, kasi walang signage. Diba? Pero sir, yung mga tao dito, alam na nila sir na one way yon yung lugar kapatid, na yun. Kapatid, huwag ganun. Ganito sir nangyari sir, oh. Nahuli na sir ng tao ko, napikitan na. Oh. Eh sir, ang ginawa ko na lang doon, kung pwede na lang na maayos yung ticket na yon at hindi na siya magbayad. Dahil unang-una, hindi naman niya sir alam na one way yon. Kapatid, pero one way. Oh, sir, ano? Kapatid, nire-respeto kita. Yung rider, hindi ko kilala. Oh sir. Ang sa akin lamang, isa lang ang tanong dyan eh, tama o mali ang huli? Ang sagot, mali, kasi walang signage. Hindi natin, kapatid, bilang public servants, hindi natin pwedeng idahilan na talagang bawal pumasok doon without proper signage. Oh, sir. Ngayon, sabihan ko na rin siya ng tao ko, sir, na mali yung ginawa niya. Ngayon, ang advice mo daw, o ang advice ng opisina mo, bumalik bukas at pabababain na lang ang multa. Kapatid, hindi pwede yung mali yun. Oh sir, oh sir, sige. Kapatid, nire-respeto ko kayo. Oh sir, sige, nakikinig ako sir. Kung tama ang huli ng tao mo, hindi ako makikialam. Kahit pa kapatid ko yan o kapamilya ko ang rider, hindi ako makikialam. Ako nakikialam kasi mali ang huli. Oh sir. Ngayon kapatid, ilang oras na siyang naghintay pabalik-balik, dyan pa lamang na perwisyo na siya. Oh sir. Dapat, kung nagtatrabaho siya, nasa trabaho siya. Kung siya na may walang trabaho, dapat nakauwi na ng bahay at nagre-relax. Naperwisyo na siya eh. Bakit pa babalikin pa ninyo bukas? Ako nakikiusap, huwag ganoon. Public service tayo, alam mo. Kaya ang mga riders nagagalit sa mga pulis eh. Sige sir. Ako yung isa ng pasinsa sir sa inyo. Sinabihan ko sir yung bata ko, naayusin mo na yan. Kasi mabigat yung 2,000 na one way. Kapatid! Oh sir. Kahit pa 10,000 yan, hindi ako makikialam kung tama ang trabaho ng tao nyo. Kahit 10,000 yan, pero kahit yan ay 50 pesos dahil mali ang huli ng bata mo, pakikialaman ko yan. At imagine kapatid, naabuso na yung rider eh dahil mali ang pagpapatupad ng tao mo, tapos pababalikin pa ninyo bukas. Huwag naman ganun. Sige sir. Hindi ko alam yan sir na pabalikin nila sir bukas. Pabalikin ko sir yung bata ko ngayon. Kapatid, please. Ngayon din, isauli ng tao mo ang lisensya, please. Sir, sige sir. Pasali ko sir.
Pakisuyo. Ako naman kapatid, basta tama ang huli ng pulis o ng enforcer, malaki o maliit ang multa. Naiintindihan kita sir, pero dapat sir maintindihan mo rin ako. Sinabihan ko naman sir yung tao ko na ayusin yan. Dahil mabigat yung 2,000 na yan. Kung kaya maayos yan ngayon, ay sir hindi nag-feedback. Okay, kapatid. Oo sir. Ang hinihiling ko sa'yo, dahil mali ang huli, ngayon din, pakiusap, pakibalik ang lisensya. Yun yun sir. Ibabalik ko sa ring lisensya. Okay, pakisuyo. Salamat. Hello po, Colonel. Nag-uusap na kami nung hepe. Ano po, Colonel? Bumalik ka sa opisina, ibabalik sa'yo ang lisensya mo. Ah, ibabalik po. Sige oo. Po, basta tama kayo, ako'y nandito para tulungan kayo. Biruin mo, mali ang huli, tapos pababalikin ka pa bukas at bababaan ang multa. Hindi pwede yun. Wala nga po, Colonel. Kasi naunahan na rin po. Nanigaw po kasi yung police kaya hindi ko na po na-explain din yung site ko eh. Hindi bale. Hindi bale. Bumalik ka dun sa hepe. Nag-usap na kami. Balik po ako. Sige po, sige po. Wala kang kasalanan, okay? Opo. Hindi pwede yung sinasabi nila na talagang bawal pumasok doon. Hindi manghuhula ang riders. Kaya nga po, Colonel, yun po yung in-explain ko sa kanila. Sabi ko, nakita ko na po kayo sa kanto. Naka-uniforme po kayo. Kung nakita ko na po kayo naka-uniforme, alam ko pong one way ito. Hindi ko na po para pasukin. Parang, di ba po, Colonel, parang napakano naman sa aming mga rider yun. Parang binastos namin yung uniforme nyo kung idediretso ko pa po. Eko po, nasa pinakakanto po talaga siya, Colonel, eh. Oo. Sige, ganito. Bumalik ka sa opisina. Nag-usap na kami nung hepe. Apo, sige po, balik po ako. Okay, bye-bye. Balitaan mo ako, ha? Apo, Colonel, balitaan ko po kita. Okay, bye-bye. Balita. Ayan, okay na po, Colonel. Nakuha ko na po siya. Wala po akong binayaran, Colonel. Salamat okay. po. Marami sa inyo. Okay, very good. Sige, ingat. Ano naman ang reaksyon mo sa isyung iyong napakinggan? Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, and mag-comments down below. Muli, Yo Palermo.